This is day 20 noong ating experimental farm sa upland rice farming using the fertigation technology of Israel. With me is Dr. Sailila Abdullah, former executive director of PhilRice, na isa sa mga tumutulong sa atin. And right now he heads PhilRice Midsayap, and he is also the DA Assistant Secretary for the Farm. So ngayong araw po na ito, I will ask Dr. Sailila Abdullah to make an assessment at day 20. Ano ang tingin mo? The germination is good for this variety. But we see the potential when reach the flowering and ripening stage. So the germination is okay. It's good. And it's not hindi po siya anong ta walang no symptoms of drought. Okay. Dahil medyo yellowish kasi yung symptoms ng drought. So maganda yung germination natin at age 20 days. Okay, good. So ipagpapatuloy po natin to and since ang maturity period actually ng binhi na ito, ito yung ginamit natin TH82 and Tatag Hybrid NSIC 2013 RC350H, and ito po yung Tatag Hybrid ang producer po nito ay Seedworks, no? So ang maturity nito, kung hindi ako nagkakamali, nakalagay dito, is about 110 days, so that's about 2 months and 3 months and 20 days 3 months and 20 days 110. So far maganda yung germination, and pasalamat tayo sa PhilRice, of course Seedworks, for helping us. Ito yung ating experimental farm. We're trying to determine whether by using the Israeli technology sa fertigation ay pwedeng mag-double cropping yung ating mga upland rice farmers. Kasi traditionally, once a year lang yung upland rice. Mm. Tatanim sila ng February, March, no? Yes. And then harvest sila ng July. Pero with irrigation, baka pwedeng mag twice a year tayo, Doksay, no? It's possible. Possible, no? So, tignan natin yung resulta. But this is going to be a breakthrough actually kapag nagawa natin yun, breakthrough. Sapagkat ang daming mga upland rice areas na once a year lang nagtatanim yung mga tao. Okay? So, very good results.